Sa Apari, Cagayan, dalawa na italanga namatay kasunod ng pananalasa ng bagyong Dodong. Nakuwi na mga lumikas na residente. Pero problema nila ngayon ang mga pinsalang iniwan ng bagyo. May news to go si Ian Cruz. Ian. Yes, Hawi, nakauwi na nga sa kanilang mga tahanan ang daan-daang pamilya na lumikas sa kanilang mga tahanan dahil nga sa pagdaan ng bagyong si Dodong dito sa Cagayan. At Hawi, sa pinakahuling tala ng Office of Civil Defense ng Region 2 ay dalawa nga ang naitalang nasawi sa bayan ng Apari dahil yan sa pagkakuryente. Dito naman sa bayan ng Santa Ana kung saan nga dumaan ang bagyo ay nakauwi na rin ang mga residente kabilang dyan si Bernadette Misador na dinatnan ng bahay nilang nabagsakan ng maliit na puno. Problema raw nila ngayon ang pagpapaayos dito. Ang ibang bahay na gawa sa light materials, natanggalan din ng yero yung iba. Fishing Village ang kanilang lugar sa Palawig. Mataas pa ang alon sa ngayon kaya problema nila ay wala raw sila magiging kita dahil ilang araw pa bago sila makapangisda. Ang mga taga rito ngayon, Hawi, sa Santa Ana ay puspusan ang ginagawang paglilinis para nga maibalik sa normal ang kanilang sitwasyon. Hawi, narito lamang tayo no, sa dalampasigan ng Santa Ana at makikita nga natin no, maraming mga bangka na nakahimpi lamang dito sa Pampang sapagkat napakalakas pa rin ano, ng alon sapagkat nariyan lamang naman sa banda ng Batanes yung bagyong si Dodong. Kaya ayon sa kanila, sa mga mangingisang nakausap natin ay matatagalan pa no, bago sila muling makapalaot at inaasahan nila no, na yung kawalan ng kita ay magiging malaking problema nila sa mga susunod na araw. Hawi, umaabot sa 6 na bayan dito sa Cagayan, no, particular itong northeast area, yung pinakatip ng Luzon Island ang nawala ng kuryente. At sa Santa Ana, hanggang sa mga sandaling ito ay wala pa rin supply ng kuryente sa mga oras na ito. Hawi? Okay, babalikan natin si Ian Cruz sa Cagayan Province.